cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to become passionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS EdTech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Ayan, good afternoon po sa ating lahat. Magandang tanghali sa ating lahat. Lalong-lalo na ang mga bata na nasa ikalawang baitang, mga guro at mga magulang na nagbabantay sa inyong mga anak. Ayan, so good afternoon po. Lalong-lalo na din sa mga nasa SDO Nueva Ecija. So binabati ko rin ang aking mga kababayan from Zaragoza, especially din sa Zaragoza Central School. So hello po, good afternoon. So kumain na po ba kayo? Nabusog po ba? So kung nabusog, basta lalo pa namin kayong bubusugin ngayong araw na ito, bubusugin sa kaalaman. So kung busog na kayo, busog na ang inyong tiyan, bubusugin naman namin kayo sa kaalaman. So hello, ayan, marami pong bumabate. Ayan, good afternoon po from SDO Pampanga, grade 2 ilang-ilang. Ayan, si Erin Miranda naman, good afternoon po from Mahada Out Elementary School, Calamba City. And ayan, si Alessandra, present daw siya, from Masambong Elementary School, Quezon City, grade 2. And ayan, so ayan si Gabriel, hello. And si Arne Ramos, ayan. Ay, kay Precious Army Solito Ramos is watching from Banquero. Ayan, Integrated School, Reyna Mercedes District SDO of Isabela. Ayan, hello din kay Aldwin Yuri Gonzalez from Mahada Out Elementary School. And ayan, hello kay Milner Joshua De La Torre, watching from Zaragoza Central School, kay sa grade 2 Wi-Fi. And good afternoon kay Zoe Anika Villanueva. And hello kay Sir Jesser Pakaladiwa. Ayan, good afternoon po. Tutor, Dad Amazing. Ayan, so lahat ay Dad Amazing. Ayan, hello kay Sir Raymond. Hello, Sir Emo. Good afternoon. Hello sa lahat. Ayan, hello, hello sa ating lahat. So, di na natin, madami. Ayan, so welcome ulit sa ating Itulay Online Tutorial. At syempre, sasabayan mo ulit si Tutor Dada kung kabisado na ang awitin. Sige, go! Tiyak na may matututuhan. Si Teacher Dada, ikaw ay sasamahan.
Yan. So, dadaling daw kay ni Tutor Dada sa makulay na mundo ng ARPAN o Araling Panlipunan. Ayan, ayun, sabi ni Fatima, I love the song. Ayan, thank you anak. Ayan, so, ayan, marami pa sa ating bumabate. Ayan, good afternoon sa lahat ng mga bumabate sa atin. Okay, so tayo ngayon ay nasa quarter 3 o sa ikatlong markahan, week 7, ang mga katangian ng mabuting pinuno. At dahil sinabi ko nga kayo na siksik tayo ngayon sa kaalaman, meron din tayong week 8 kung saan malalaman natin o mapapag-aralan natin ang mga namumuno at mga mamaya nag-aambag sa kaunlaran ng komunidad. So dahil ngayon ay, ngayong linggo na to ay huli na para sa ating third quarter. So maraming salamat sa tumutok sa atin sa patuloy na sumusuporta sa Itulay at sa AP2 at sa patuloy na sumasama kay Tutor Dada sa AP2. So ayan. Ano ba ang mapag-aaralan natin ngayong araw na ito? So ayan, pagkatapos ng araling ito ay naasahang matutuhan ang mga katangian ng isang mabuting pinuno. Hindi lang pinuno, kundi mabuting pinuno. Ikalawa, malalaman mo ang epekto ng isang mabuting pinuno sa isang komunidad. At ikatlo, makikilala ang mga taong tumutulong sa komunidad sa iba't ibang pamamaraan. So malalaman natin yan mamaya, kaya makinig ng mabuti. Pero bago ang lahat, syempre alam kong excited na kayo kung sino ang mga batang ARPANalo today. So sa t-shirt ko nakalagay is ARPANalo. So sino kaya yung mga batang ARPANalo na yun for this day? Ayan, so ay ano ko daw, i-flex ko daw, ayan. Ayan, so tingnan natin. Ayan, so ang drawing yan ni Galiger M. Aguila. Ayan, from San Juan West Central School. Very good. So, wala na daw siyang picture at hindi na siya nakasama sa picture dun sa ginawin niya kasi naipas na daw niya sa teacher niya. So, okay lang po yun. Okay, and ayan, kay Rin Daniel Honrada. So, congratulations din kay Daniel. Kay Haz Ezekiel C. Extra. Ayan, ikaw din ay ARPANalo, that amazing. Sino pa? Ayan, si Denise Lorraine C. Basilan. Very good din. Ayan, ang kanyang assignment ay paglilinis naman ng komunidad. Ayan, para daw sila. Ang assignment kasi natin ay paano makatutulong or yung pamilya nyo, hindi lang kayo. Ano ba ang naitulong ng mga pamilya nyo sa ating komunidad? Ayan, si Luke Ryle V. Sarsagat naman. Ayan, congratulations. Ayan. And another one, paglilinis din ng komunidad, Eunice D. Mamaklay. Ayan, ikaw din ay ARPANalo. And next, we have also Gabriel Alan Escobedo. Ayan, so yun daw yung samahan ng mga Batangguen. Batangguen niya, ayan. So, ayan. May mga DSW. Di pa ako nakikita sa drawing niya. Ayan, pagtulong. And meron din tayo kay Beatrice Chloe R. Gapasin. Ayan, congratulations din. And also, meron din tayo kay Maria Erin Miranda. So, palakpakan nga natin lahat ng mga batang ARPANalo for this week. So, sila ay ARPANalo and you are that amazing. So, lahat kayo na mga nanonood ay you are that amazing din at batang ARPANalo. Basta makikinig ng mabuti kay Tutor Dada. Ayan, so syempre, gusto ko rin i-flex yung mga nanonood sa atin. Mag-picture kayo habang nanonood ng Itulay kasama si Tutor Dada. At syempre, huwag din kakalimutang i-like at i-share or pusuan itong ating live para mas marami tayong maabot ng mga batang mag-aaral. Okay, pero magbabalik-aral muna tayo. Ano ba yung napag-aralan natin noong nakaraan? So, noong nakaraan ay napag-aralan natin ay yung mga namumuno sa atin or mga tungkulin ng ating pinuno sa komunidad. Okay, at dahil dyan, may bibigay ako mga tanong. Sige nga. Una,
Jennifer. Una, tungkulin ng mga pinuno ng lokal na pamahalaan na pangalagaan at paunlarin ang kanilang nasasakupang bayan o lungsod. Okay, ano kaya ito? Ayan, so nawala tayo. So, pasensya na, ganyan talaga pag live. Ayan, so ayan, balik ulit tayo. Okay, may nakita na akong mga answer nila. Ayan, salamat sa paghintay. Ayan, ang sagot nila ay, tingnan natin. May nakita akong puro happy face. Tingnan natin. Ang sagot ba ay, ano kaya ang sagot? Ayun. Nakita nyo bang umilaw ang happy face? So, ang sagot dyan ay happy. Okay, number two. Ayan, ba't kaya, no? Okay, yan. So, pasensya na po ulit. So, tuwing may kalamidad o sakuna, ang kapitan at kagawad ay sumasaklolo sa kanilang mga mamamayan. So, number two, ayun, umilaw ulit ang happy face. Yung masayang mukha, umilaw ulit. Very good. So, number three, ang mga mamamayan ng barangay ang nangunguna at nangangasiwa sa mga gawain para sa kapakinabangan ng kanilang barangay. So, masaya o malungkot na mukha? Ang mga mamamayan ba ang nangunguna? Ano kaya? Okay, number three. Yes. Ano kaya ang number three? Ang mga mamamayan daw ba ang nangunguna? Tingnan natin. Okay, may nakita na ako. Ang tama sagot ay malungkot na mukha. Yes, golly girl. Yan, tama. Yes, ang tama sagot ay malungkot na mukha. Yan. Okay, bakit kaya malungkot na mukha ang sagot doon sa number 3? Dahil ang nangunguna sa atin ay ang mga, sa barangay, ay mga kapitan, mga kagawad. Okay, so number 4. Number 4 tayo. Hindi nakikipag-ugnayan. Ay, lagyan nyo ng number, mga anak, ha? Okay. Number 4, hindi nakikipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan sa lokal na kapulisan at bumbero upang masiguro ang kapayapaan at kaligtasan ng mga mamamayan sa kanilang nasasakupan. So, ayan, may sagot na si Ayesha de Guinyo. Okay, si Neri de Luzon, si Floria, si Gabriel, si Pasima. Okay, ang sagot daw ba ay hindi nakikipag-ugnayan ang lokal? Masaya o malungkot? Okay, may sagot na rin si Hans Ezekiel, si Maria Luz. Ang sagot ay malungkot na mukha kasi kinakailangan makipag-ugnayan tayo. Kinakailangan makipag-ugnayan yung mga lokal na pamahalaan sa mga pulis at sa ating bumbero. Kaya ang sagot doon ay malungkot na mukha. Okay, number 5. Ang kapitan at mga kagawad ay may tungkulin na mapanatili ang kalinisan, katahimikan at kaligtasan sa komunidad. Masayang mukha o malungkot na mukha? Ayan, yung kapitan daw ba at kagawad, tungkulin ba nila yung mapanatili ang kalinisan, katahimikan at
kalinisan, katahimikan at kaligtasan sa komunidad. Kaya ang sagot ay masayang mukha. Ayan, umiilaw yung masayang mukha. Very good. Ayan, si Kyle, si Michelle, si Rian. Very good kayo. Si Myra. Very good. Okay, ngayon naman. Ayan. So, bakit ba nagkakaroon ng pinuno ang ating komunidad? Ayan, may nakikita kayo sa picture yung vote, vote, vote. Ibig sabihin, sila ay inihahalal. Pag sinabi inihahalal, pinipili. Sila'y pinipili ng mga mamamayang may 18 taong gulang pataas tuwing halalan. Sila ay nasa 18 years old. So, kayo, ilang taon na ba kayo? Kayo ay mga nasa 7 or 8? Ibig sabihin, wala pa kayo sa 18 years old. Ibig sabihin, hindi pa po kayo maaaring bumoto. So, ang maaaring bumoto sila nanay, sila ate, si kuya na nasa 18 years old pataas na. Okay. Ayan. Ulitin ko ha. 18 pataas. Hindi siya 18 pababa. 18 pataas. Okay. Ayan. Ang halalan para sa mga pinuno ng lokal na pamahalaan ay ginagawa tuwing Mayo, kada ikatlong taon. Ngayon, May ngayon, no? Pero wala pang 3 years. Ayan. So, ang halalan naman ng mga pinuno ng barangay ay ginagawa tuwing Oktubre, kada ikatlong taon. Okay, yung sa lokal, tuwing May. Doon naman sa mga barangay, tuwing Oktubre. Okay po? At parehas din sila na tuwing kada ikatlong taon. So, every 3 years, nagpapalit-palit ng ating mga pinuno. Yung iba nananatili, depende kung ito ay gusto pa rin ng mga mamamayan na manatili siya or gusto ng mga mamamayan na iba naman ang mamuno. So, nakadepende sa mga mamamayan. Sa mga mamamayan ay tayo. Basta, ang mga mamamayan na yun ay nasa 18 taon pataas. Okay, ano ba'y katangian ng isang mabuting pinuno? Hindi basta pinuno, mga anak ha. Mabuting pinuno. Una ay responsable. Kinakailangan alam niya kung ano ang kanyang tungkuling ginagampanan sa kanyang nasasakupan. So, kahit bata pa lang kayo, dapat alam niyo na rin kung paano ba pumili ng isang mabuting pinuno. Yan, so responsable. Ayan, may nakita ko, puro 8 daw sila. Ayan. 8 years old daw sila, pero kailangan natin 18 years old. Ayan, nawala na naman tayo. Sorry. Okay, so, sana tayo? Okay, kanina, pinag-usapan natin yung mga tungkulin na isang mamayang, isang mabuting pinuno. So, hindi basta pinuno, kundi isang mabuting pinuno. Ito yung mga katangian ng isang mabuting pinuno. So, kanina, pinag-usapan natin na dapat siya ay responsable. Susunod naman natin ay kinakailangan na siya ay may disiplina sa kanyang sarili. So, ayan. So, kapag bawal na, dapat alam niya sa sarili niya rin na bawal na. Dapat siya ang unang sumusunod sa batas. Ayan. Then, naninindigan sa katotohanan. Wala siyang pakialam kung may mga
kung may mas mataas sa kanya, basta alam niya na totoo yun, paninindigan niya. Ayan, kinakailangan naninindigan sa katotohanan at hindi sa kasinungalingan. Okay, kung at huwaran at modelo ng mabuting gawa. So pag sinabi ba nating huwaran, ito yung ginagaya or maaaring gayahin ng mga batang katulad mo, di ba? Huwaran at modelo ng mabuting gawa. Hindi lang basta siya ginagaya, kundi ito ginagaya dahil ikaw ay may mabuting ginagawa. Halimbawa, siya ay tumutulong sa kanyang kapwa. May malasakit siya sa kanyang kapwa. Nakikita mo itong ginagawa niya. So pag nakikita mo itong ginagawa niya at mabuti iyon, maaari mo itong tularan. Maaari mo siyang maging modelo. So yun ang isa sa katangian din ng mabuting Pinuno. Ayan, walang kinikilingan sa pagpapatubad ng batas. So kahit pa yan ay mataas ang tungkulin, mas mataas pa ang tungkulin kaysa sa kanya, wala siyang kinikilingan, hindi niya ito kinikilingan. Kung ito ay halimbawa, mas mataas na posisyon sa kanya, tapos nakagawa ng mali, maaring nagnakaw o kaya may ginawang krimen, pero dahil kailangan niyang sundin ang batas, hindi niya papansinin kung mas mataas sa kanya. Kinakailangan pa rin niyang ipakulong ito or ipahuli dahil ito ay nasa batas. Okay. So, inuuna ang kapakanan ng mga tao sa komunidad. So, upa na lang, kapag kalamidad. Isip niya kung saan bang evacuation center ko dadalhin yung mga to. Ano ba ang mga kailangan nila? Dahil nga nasunugan itong mga to, ano ba kaya ang kailangan ng aking mga mamamayan? So, yun ang iniisip ng isang mabuting Pinuno at hindi yung kanyang sarili lamang. Okay. So, yan ay isang mabuting Pinuno. At syempre, humble, mapagkumbaba at matapat sa kanyang mamamayan. Hindi yung puro yabang lang. Diba? Hindi yung puro pangalan lang ang nilalagay. Ano? Kailangan siya ay mapagkumbaba at matapat. So yan yung mga katangian ng isang mabuting Pinuno. Nakita nyo ba yan sa inyong mga Pinuno? Kung nakita nyo ang mga yan sa inyong Pinuno, maaaring siya ay isang mabuting Pinuno at karapat-dapat na maging isang Pinuno ninyo. Ayan. Ano ba ang epekto ng isang mabuting Pinuno? Kapag maayos ang pagpili sa Pinuno ng bayan, kung maayos ang pagpili ng mga mamamayan sa Pinuno ng bayan, ang magiging epekto nito, syempre magiging maayos din ang epekto sa ating komunidad. Kung matapat siya, maparaan, matalino, at mahusay, natutugunan ng mas maayos ang pangangailangan ng komunidad. At kapag natugunan ng maayos ang pangangailangan ng komunidad, ang komunidad ay magiging malinis, mapayapa, tahimik, maunlad ang ating komunidad. So dapat kung ang inyong komunidad ay may isang mabuting Pinuno, ibig sabihin, ang inyong komunidad din ay magiging maunlad. So, kamay yan ng mga mamamayan kung ang pipiliin ba nilang Pinuno ay karapat-dapat. Kung ang pipiliin ba nating mga Pinuno ay matapat, maparaan, matalino, at mahusay. At syempre, may puso para sa kanyang mga nasasakupan. Ayan, syempre, magtatagumpay ang ating komunidad. Okay. Ano naman ang magagawa natin bilang mamamayan kanilang nasasakupan? Syempre, piliin ng mabuti ang hihahalal na Pinuno. Ito ay hindi lamang dapat matalino, mahusay at maparaan. Kinakailangan ay mahal din niya ang kanyang komunidad. Ayan. So, ayan. Ang mga namumuno at mga mamaya nag-aambag sa kaularan ng komunidad naman tayo. So, hindi lang pala basta Pinuno ang maaaring makapag-ambag ng kaularan sa ating komunidad. Maging tayo, maging ang mga nasasakupan niyang mga mamayan, ay may maitutulong din. So, sino kaya ito? At ano kaya ang mga naitutulong? Okay, ayan. Ang paglilingkod,
Pag narinig nyo na ba ibig sabihin ng paglilingkod? Ayan, pag sinabi natin paglilingkod ay pagbibigay ng serbisyo o pagtugon sa mga pangangailangan ng tao. So, ayan. May mga iba't ibang ahensya o tanggapan ang pamahalaan na tumutugon sa iba't ibang paglilingkod na kailangan ng tao. So, halimbawa na lamang nito ay ito, yung Department of Education ay tumutulong upang makapagbigay ng edukasyon sa ating mga bata, sa ating mga kabataan upang sila ay magtagumpay sa kanilang mga buhay. So, ayan, ang Department of Education ay libre para sa mga batang gustong mag-aral at para magtagumpay ang ating mga kabataan. And, ayan, ang mga namumuno. Ayan. So, ayan, may iba't ibang tanggapan ang pamahalaan na matatagpuan sa mga barangay o bayan. So, yung barangay o bayan ay nakapaloob din, diba, sa ating munisipyo. Tulad nung nasabi natin na nakaraan, ang barangay o bayan or yung barangay ay nakapaloob sa munisipyo. At yung munisipyo na yun, or sa ating lokal na pamahalaan, ay may mga kawani. Ayan. Sila yung mga katuwang ng mga pinuno sa pagbibigay serbisyo sa ating mamamayan. Ayan. Ito lang ang ilan sa mga katuwang ng munisipyo sa pagbibigay ng serbisyo. So, may mga nag-aayos ng dokumento sa ating munisipyo. Ayan, tinutulungan yung mga magulang na itago ito. At kapag hinanap natin ay madali nating mahanap sa tulong ng mga tao dito sa pag-aayos ng mga dokumento na kailangan natin. At sumunod dyan ay ang ayan, regular na pangongolekta ng basura. So, tulong din yan ng ating munisipyo or ating bayan upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng ating komunidad. So, kailangan meron tayong regular na pangongolekta ng basura. Kayo ba ay, sa inyong komunidad ba ay regular din ang pangongolekta? Ayan, yung tatay daw niya. Opo, ayan. So, regular din daw. Nakikita niyo bang nangungolekta ang ayan. So, meron tayo diyang mga nag-aayos ng dokumento. Meron ding regular na pangongolekta ng basura. At meron tayong libreng pagamutan para sa ating mga mamamayang may nararamdaman, may sakit. Ayan, meron ding libreng gamot na ibinibigay dyan. So, yan ay tulong ng ating munisipyo o sa ating lokal na pamahalaan. Okay. At syempre, katuwang din ng munisipyo sa pagbibigay ng serbisyo ay ang ating mga kapulisan. So, yung mga ating kapulisan ay tinitiyak na tayo ay ligtas at may protection. At gayon din naman ang ating mga bumbero. Tinitiyak din nila na kapag mayroong sunog ay agad-agad silang pupunta doon at yan ay upang sila ay makatulong sa ating mga mamamayan. Ayun. Opo, ayan yung mama daw niya. So ayan, yung mayroon daw, ayan si Maria Luis, polisya. Okay. Sunod naman. Pero may mga iba pang tumutulong sa komunidad. So tulad ng sabi natin, hindi lang yung mga nasa pamahalaan na tumutulong, mayroon din mga tumutulong na kahit mamamayan lang sila, simpleng mamamayan lang, ay nakatutulong sila. Sila yung mga ordinaryong mamamayan at pribadong samahan na naglilingkod sa mga mamamayan ng walang
bayad. So ito ay pagtulong nila. Siyempre kapag tumulong ka, kinakailangan din ay libre. Ayan, una natin ay yung samahang panrelihiyon. Di ba may mga simbahan na tumutulong sa may meron silang mga charity. Tumutulong sila sa pag-donate-donate. Tulad na lamang sa mga bahay ampunan. Okay, isang halimbawa na lang yung bahay ampunan talaga na tinutulungan ng simbahan. At isa pa, kapag mayroong kalamidad, sila ay nagbibigay din ng mga relief goods. Kunyari, may binagyo. Or kaya may nagkaroon ng masamang kalamidad talaga na kinakailangan talaga ng mga mamamayan ng tulong. Itong mga nasa samahang panrelihiyon na to ay nagtutulong-tulong upang matulungan natin ang mga mamamayan. And socio-civic organization. So sila yung mga tulong-tulong. Halimbawa na lamang dyan yung mga, kung may nakikita kayo sa inyong komunidad na naglilinis ng inyong paligid. So sila ay nagtutulong upang malinis ang ating mga kapaligiran. And yung sa barangay kooperatiba, sila din ay nag-iipon-ipon. Pag inipon nila yon, ibibigay nila sa barangay upang ito ay makatulong din. So wala silang hinihinging kapalit, basta sila ay makatulong sa kanilang kapwa. Ayan, si lolo ko po sa tatay ay kagawad po. Ayan, pati lola ko, kanya. Okay, and meron din tayo non-governmental organization. Ang maaari maitulong ng mga ito ay mga scholarship. Maaari nilang mapag-aral yung mga bata o yung mga kabataan na nais mag-aral. So, sinusuportahan nila ang mga kabataan upang makamit nila ang edukasyon. At ilan ang iba, ano pa dyan, tumutulong sila din sa mga magsasaka. Ayan. At marami pang iba. Okay. Ngayon, dadako tayo sa pagsasanay. Tingnan ko kung kayo ay may natutuhan. Ano kaya ang pagsasanay? Ihanda na ang mga kamay upang kayo ay mabilis na makapag-comment. Titignan ko kung sino yung mabilis na magko-comment kay Tutor Dada. Okay. Ang unang gawa, i-commento ang check kung ang pahayag ay tama at X naman kung ito ay mali. So ano nga ulit ang gagawin? Ang gagawin ay check or X. Ihanda na ang emoji na check or X. Una. Ayan, una. Ang pagpili sa isang mabuting pinuno ng komunidad ay tungkulin ng bawat mamamayan. Ang pagpili ng isang mabuting pinuno ng komunidad ay tungkulin ng bawat mamamayan. Ito ba ay check or X? Ayun, ang bilis ni Ayesha, ni Vivian, ni Yuri, ni Hans, ni Denise, ni Irene. Ang tamang sagot ay, tignan natin, si Shakina, si Golly Girl, si Sophie. Ang sagot ay, ayun, ang sagot ay check. Okay, very good sa lahat ng mga nakatama. Number two. Ang bawat mamamayang 18 pababa ay maaaring bumoto sa halalan. So number two, ang mga nasa 18 years old below o sa 18 pababa ay maaari daw bang bumoto sa halalan? Ayun, may sagot na si Daniel, si Golly Girl, si Vivian, si Yuri, si Hans, si Janelle. Ang sagot ay X. Ganon din si Gilbert, si Kyle. Okay, ang sagot ay X. Very good. Si Minzy, si Janelle, si Maxine. Okay, susunod naman, ikatlo. Ang pagkakaroon ng mabuting pinuno ay masamang epekto sa komunidad. Ang pagkakaroon doon ba ng mabuting pinuno ay may masamang epekto? Ayan, ang bilis ni Annie. Ang sagot ba ay check or X? Ayan, si Kyle din, mabilis. Si Neri, si Aloja, si Daniel, si Kyle, si Princess Jamela. Ang sagot ay X. Siyempre kapag mabuting pinuno,
mabuti ang epekto din at hindi masama. Okay. Number 4. Ang mga pinuno ng komunidad ay dapat responsable, masipag, at mapagkakatiwalaan. Ito ba ay check or X? Number 4. Ang mga pinuno ng komunidad ay dapat responsable, masipag, at mapagkakatiwalaan. Ayan, very good si Roan, si Fatima, si Gabriel, si Kyle, si Zoe, si Janus. At tamang sagot ay check. Ayan, very good. Si Janiel din. Shakina. Okay, next naman natin. Ang mga pinuno ng komunidad ay may malaking tungkulin sa pagpapaunlad ng kanilang komunidad. Ito ba ay check or X? Okay, yan. Number 5. Ang mga pinuno ng komunidad ay may malaking tungkulin sa pagpapaunlad ng kanilang komunidad. Ang bilis nila. Ayan, si Neri, si Fatima, si Vivian, si Minzy. Ang tamang sagot ay check. Okay, very good din si Arin, si Yuri. Okay, para naman sa ating ikalawang gawain. Piliin sa loob ng kahon ang mga katangian ng isang mabuting pinuno at isulat ito sa hanay A. Isulat naman sa hanay B ang mga katangian ng hindi mabuting pinuno. So, tingnan nalang natin kung ito ay sa A or sa B. Meron tayo diyang mga katangian. So, tingnan natin. Mauna siya. Okay. Mabuting huwaran. Ito ba ay A or B? Nasa mabuti ba to or hindi? Hanay A ba siya or hanay B? Ayan. Ang tamang sagot sa mabuting huwaran, yes. Okay, A daw. Very good si Vivian. Ayan, si Roan, si Hans Ezekiel. Okay, mapagkakatiwalaan. Saan siya? A or B? Okay. Ang sagot ay, ayan. Ay, nawala tayo. So, matalino at maparaan pala. Sorry. Ayan, dahil yung mapagkakatiwalaan ay nasa, ayun, nasa hanay A pala siya. Ang mapagkakatiwalaan. Okay, wait lang ha. Naiba ata tayo ng ayan. Okay, balikan natin ang ating screen. Ayan, so ulitin natin ha. So sa mabuting huwaran, nasagot natin ay nasa hanay A siya. Ayan, tama ba kayo? Ayan, sorry ulit at dahil nawala tayo ha. Okay, matalino at maparaan na sa hanay A. Ay, sa A ba or sa B? Ayan, sa A. Okay. Ayan, ang ating, ang ginagamit ang posisyon sa pansariling interes. Sa A ba siya or sa B? Okay. Ayan, very good. Yung mga nakasasagot pa rin. Ayan. Very good si Heiji, si Mikayla, si Ayesha, si Janelle. Ang sagot ay letter B. Ginagamit ang
Ayan. So, babalik ulit tayo. Wala tayo. Sorry. So, ayan. So, very good po ulit. Very good yung mga patuloy pa rin nanonood kahit nawawala-wala tayo. Ayan. So, ayan. Very good yung mga nakasasagot pa rin, ha? So, ayan. Naninindigan sa katotohanan, nasa hanay A. At may disiplina sa sarili. Nasaan kaya siya? Ayun. Pumunta siya sa hanay A. At yung tamad, pumunta sa hanay B. Ayan. At ang pinakahuli ay inuuna ang sariling kapakanan. Ito ba ay nasa hanay A o hanay B? Ayan, very good si John Ishen. Nasa hanay B daw po. Ayan, very good. Okay. So, yaan, yung hanay A, ito yung mabuting pinuno. At sa hanay B ay hindi mabuting pinuno. Kaya ang susundin natin, kapag tayo, pag dumating ang tamang panahon na tayo ay bumoto, nasa hanay A ang ating susundan. Ito naman, isulat ang salitang tama kung ang pahayag ay tama at mali naman kung ito ay mali. Sige, tignan natin ha. Una, tanging pamahalaan lamang ang naglilingkod sa mga mamamayan ng komunidad. Ito ba ay tama o mali? Tanging pamahalaan lamang ba ang naglilingkod sa mga mamamayan ng komunidad? Ito ba ay tama o mali? Okay, si Princess, may sagot na. Ang sagot daw niya ay mali. Si Dahlia, ang sagot din niya ay mali. Okay, ang sagot po ay mali. Hindi lang pamahalaan, kundi maging ang mamamayan, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, maging ang mga mamamayan ay tumutulong din sa ating komunidad. Okay, number two. Ang munisipyo ay nagbibigay ng libreng serbisyong pangkalusugan sa mga municipal o rural health center. Tama? O mali, nagbibigay ba sila ng libreng serbisyong pangkalusugan? Okay, number two, very good, Kyle. Very good, Gallagher. Si Flory, yeah, si Sophie, si Hart, si Mario. Ayan, ang sagot daw nila ay tama. Very good. Okay, number three. May mga non-governmental organization din ang naglilingkod ng walang bayad sa sambayanan. Ito ba ay tama o mali? Okay, number three. Okay, yes. Tama si Alvin, si Isabel, si Gallagher, si Daniel. Ang tamang sagot ay tama. Si Yuri din. Tama rin ang sagot. Ayan. So, sa number ayan. Tama or mali? Okay, number four. Tama si Denise, si Hans, si Roan, si Sophie, si Michelle. Ang tamang sagot natin dyan ay tama. Very good. Okay, sa number five naman. Ayan, si Isabel, si Hans. Okay, number five. Ang mga samahang panrelihiyon ay nagbibigay din ng tulong sa mga komunidad. Ang sagot ba ay tama o mali? Okay, number five. Ang tamang sagot ay, ayan, ang bilis ni Hans. Ayan. Hi, call me Tutor Dada. Ayan, Hans Ezekiel, natawag na kita ha. Ayan, si Mylene, si Nadine, si Marivic. Ang sagot ay tama. Very good. Ayan. Tingnan natin.
So, suriin naman natin ang larawan. Tingnan natin, meron tayong tinatawag na samahang panrelihiyon, non-governmental organization, socio-civic organization, at kooperatiba. Okay, ano kaya ito? Tulad ng sinabi ko kanina, ito ay tumutulong na maglinis ng kanilang kapaligiran. Ito naman ay barangay cooperative o barangay kooperatiba. Ito naman ay, number three, ay sa simbahan. At ito naman ay mga scholarship o tumutulong para makapag-aral yung mga bata. Okay, number one, si Kyle Francisco may sagot na. Ang sagot daw ay, yan, socio-civic organization ang sagot. Sila ang tumutulong sa, nagtulong-tulong upang maglinis ng kapaligiran. Okay. Hello, si Golden. Hello, Golden Liam. Okay, so number two, ang sagot ay kooperatiba. Ayan, may clue na, no? Barangay cooperative, kooperatiba, kung saan sila ay nag-iipon-ipon ng kanilang pera upang makatulong din sa ating mga mamamayan. Si Liam, very good, Janus. Si Michelle, si Heji, si Cho, si Arine. Ayan, very good. Okay, susunod. Samahang panrelihiyon yung number 3. Very good. Si Aloysia San Pedro, si Nadine, si Gabriel. Ayan. Number 4. Ang tamang sagot ay non-governmental organization. Sila yung mga nagbibigay ng scholarship para makatulong sa pag-aaral ng mga bata or mga kabataan. Very good si Mikayla, si Kyle, si Arine, si Fatima, si Kyle Simon, si Aloja, si Hans Ezekiel, si Isabel Ayala, ayan, si Arnel Ramos, si Maribeth. Very good kayo lahat. So kayo ay are panalo! So ayan, huwag tutumpo kapag hindi natawag. Ayan, kasi maraming sumasagot, maraming mga active na students natin. Pero lahat kayo ay are panalo para kay Tutor Dada. Ayan, may mga sumasagot pa rin. So lahat kayo ay tama. Yay! Ayan, kayo ay are panalo. Ayan, malaki ang bahaging ginagampanan ng isang pinuno sa pagpapabuti ng pamumuhay sa komunidad. Kung hindi maayos ang pamumuno, maaari tayong magkawatak-watak. Kaya naman mahalaga ang tungkulin ng bawat mamamayan sa pagpili ng mabuting pinuno upang ang kaunlaran, katahimikan, at kaligtasan sa ating komunidad ay makakamtam natin. So kinakailangan kung dumating man sa panahon na kayo ay na maging 18 na, kinakailangan mamili kayo ng mabuting pinuno. Hindi lang basta mahusay, kundi mabuting pinuno na may malasakit sa kapwa. Yay! Sabi ni Mylene. Yay! Dahil kayo ay are panalo para kay Teacher Dada, para kay Tutor Dada. Ayan, may gagawin kayo. So, aabangan ulit ni Tutor Dada yung inyong mga assignment para ipakikita ko ulit dito sa susunod na linggo kung sino ang mga i-feature nating mga batang are panalo. Ayan, ang gagawin po ay iguhit ang iyong sarili, ha, sa loob ng bituin, at sa bawat gilid. Ay, ito yung ginasabi natin gilid o sulok nito, ito. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. Sa bawat sulok nito, isulat ang maaari mong magawa bilang isang mamayan upang makatulong sa iyong komunidad. Halimbawa, dinrawing mo yung sarili mo dito. Tapos dito sa sulok nito, ginilagay mo, ako ay susunod sa batas. Susunod naman dito, ako ay maglilinis ng aking komunidad. So, ganun ang inyong gagawin. At para ito ay aking makita, ipadala ito sa Facebook page ni Teacher Dada. So, ayan. Ito ang Facebook page ni Teacher Dada. Ayan, yan lamang po ang aking Facebook page. Doon lang kayo mag-send. Ayan, thank you for the love, Tutor Dada. Thank you din, Isabel Yala. Ayan, thank you po. Ayan, muli ako si
Tutor Danielyn o Tutor Dada. So, humihingi po ako ng pasensya dahil nawawala tayo, nagloloko ang ating internet ata, kaya biglang nawawala si Tutor Dada. Pero maraming salamat pa rin dahil patuloy kayong tumututok, patuloy kayong sumasagot, patuloy kayong active na nagpa-participate sa ating live, sa ating AP2, sa E2Live. So, ayan, maraming salamat sa ating mga bata. So, sa susunod ulit linggo, mapaparoon si Tutor Dada sa 1:40 PM to 2:20 PM. At syempre, supportahan nyo din si Tutor Dada or Teacher Dada sa Araling Panlipunan 1 kung meron kayong mga kapatid. Ayan. So, kanina sabi ko, mag-feature kayo habang kayo ay nanonood ng E2Live para, at isend nyo din sa akin ha, para titignan ko kung sino naman ang pinaka-the best na picture, kung sino may mga best na picture habang nanonood ng E2Live kasama si Tutor Dada. So ayan, kung may comments kayo, suggestion, email us at edtech@deped.gov.ph. Ayan, thank you. So ayan, maraming salamat ulit. Paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating E2Live tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating E2Live free online tutorial session sa Mathematics. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating E2Live tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!